Hello world! It's me, Doji. Welcome back sa aking YouTube channel. At ngayon guys, sa video ito, sisimulan na natin yung web development lesson 1. Dun sa roadmap na sinasabi ko sa inyo guys na sobrang detalyado. So I want you to pay close attention to this guys. Without further ado, simulan na natin. As a web developer guys, napaka-importante na alam natin kung ano yung pinaka-principle ng lahat, okay? Simulan natin sa pinaka-basic guys, sa pinaka-umpisa. Have you ever asked yourself or natanong mo na ba sa sarili mo kung alam mo ba talaga kung ano yung internet and how does it work? Paano siya gumagana? So guys, I want you to take note of this. Ang internet guys is global network ng magkakaugnay na computer. Yung mga computers and mga devices na magkakakonekta sa buong mundo guys, yun ang tinatawag na internet, okay? It is a global network of computers. So ito ay mga network ng computer na pang buong mundo. That means guys, na kung wala kang internet, you are not connected. And to give you a visualization, isipin nyo halimbawa, nandito ako sa Pilipinas, tapos meron akong gustong i-chat na nakatira sa ibang bansa. Pag nag-chat ako sa kanya, hindi niya yun marireceive kung wala akong internet. Otherwise, kung meron kami parehas na internet, marireceive niya yung chat ko at makakapag-usap kami. In short words, guys, yung internet is the means of our connection. It is the way, para siyang medium kung bakit nagkakaroon tayo ng connection. It is the very same principle guys. Okay, yung internet yung reason kung bakit nagkakaroon tayo ng access sa mga websites, okay, sa mga web pages. But I'm going to talk further about that later. So ngayon, focus muna tayo sa internet. Ngayon na alam na natin kung ano yung internet, guys. How does it work, 'di ba? Paano siya gumagana? Bigyan ko kayo ng halimbawa. I want to give you a food for thought, guys. Okay. Example, so I'm pretty sure and aware na alam niyo yung TV, okay, yung television at saka yung radio, guys. Yung TV at radio natin, gumagamit yun ang tinatawag na electromagnetic waves. Okay? Yung signal. Yung signal na yun, guys. For example, meron akong binabroadcast. Lahat ng TV na makaka-receive nung signal, mapapanood niya yung binabroadcast ko. Or it's either palabas or balita. So, marireceive nung TV yung data. Same thing din, guys. Ganun din sa radio. Okay? Kung sino yung makareceive nung signal, mapapakinggan niya kung ano yung piniplay ko or binabroadcast ko dun sa radio. Using the very same technology, guys, yun na yun din yung ginagamit ng internet. Guys, yung electromagnetic wave. Pero, kung mapapansin ninyo guys, kakaiba ang internet. Kasi sa internet guys, kahit na same tayo ng electromagnetic waves or same tayo ng signal even if we are under the same wifi, hindi ko pwedeng ma-receive yung chat sa'yo ng jowa mo. Kahit na nasa iisang wifi pa tayo, kahit na nasa iisang electromagnetic wave pa tayo guys, hindi pwede na yung message sa'yo is mapunta sa akin at yung message ko sa kanya mapunta sa'yo. So guys, kung nakikita ninyo, there is already an evolution of technology. Diba kung dati sa mga signal lang TV at radio, kung sino yung makareceive, siya yung makakatanggap ng data. Yun yung tinatawag na transmission and reception, guys. The very same technology, guys, yung electromagnetic wave, is yun yung ginagamit ng ating mga smartphones, computers, yung wifi, guys. Pero may kaibahan na. Hindi na pwede na kung may isang signal tayo is marireceive natin yung data ng bawat isa. It doesn't work like that. Nagkakaroon na siya ng specificity. Okay, guys? Specification. Nagkakaroon na ng destination yung data natin. So, dito ngayon guys, pumapasok yung TCP/IP. It is not totally na yung TCP/IP yung may kagagawan nun guys na maging specific yung data. Ang may kagagawan kasi nun guys is yung IP address at saka yung mga domain name or yung DNS. Ang may pakananan guys is yung mga IP addresses natin which is inside ng TCP/IP process. O ano pa yung TCP/IP guys? Ganito yan. So, hindi na natin gagawing sobrang komplikado. Pasimplehin na lang natin. So, ang kahulugan ng TCP/IP is Transmission Control Protocol at saka yung IP naman is Internet Protocol. So, sabihin natin guys na itong TCP/IP na to is set of rules, okay? Siya ay mga set of rules kung paano dapat tina-transfer yung data. So, paano nga ba yan guys? Meron siyang apat na layer. Una, yung tinatawag na application layer. So, ito yung unang layer guys. Sa application layer, for example, nag-open tayo ng email, okay? Nag-open tayo ng web browser. Kaya sa tinatawag na application layer guys, ito yung data na pinoproduce ng ating mga applications na ginagamit. For example, nag-open ako ng email, nag-open ako ng browser. So, meron yung data guys na isesend sa internet. It is under the application layer guys. Ngayon, yung data na yun guys, for example, nag-open ako ng browser. Pag-open ko ng browser, may tinay pa akong address. So, magsesend ako ng data. Yung data na yun guys, pupunta siya sa port. So, hindi na natin masyadong i-elaborate kung ano yung port guys. Pero lahat kasi ng mga application na ginagawa natin guys, meron niyang refresh
presenting numbers na associated dun sa data na ginagawa natin. For example, nag-open ka ng email. So, yung email mo, guys, konektado yun dun sa port 25. Okay? And for example naman, nag-open ka ng browser. So, yung browser mo naman, associated yun dun sa port 80. So, nag-open ka ng browser, nag-release ka ng data. Yung data mo na yun, guys, pupunta yun sa port 80, and then i-re-receive yun ni TCP. Okay? Yung Transmission Control Protocol. Once na ma-receive niya yun, guys, babasahin niya kung anong port number yun. Pag nalaman niya na 80, alam niya na gusto mo mag-open ng website. So, malalaman niya na galing sa browser yun kasi port 80 yung na-receive niya. Ngayon, guys, yung data na galing sa application mo, single unit yun, guys. Pero merong gagawin si TCP, guys, na part ng rules or part ng protocol. So, anong gagawin niya? Ebe-breakdown niya yun sa maliliit. Ebe-breakdown niya into small units. Ito yung tinatawag nila na segments. Pero most commonly, ang tawag dito is data packets. Ngayon, pwede mong itanong, bakit kailangan i-breakdown yung data na sinend ko into smaller units? Bigyan kita ng visualization, guys. For example, nag-upload ka. Ano mas mabilis i-upload? Text or video? Diba mas mabilis i-upload ang text? Kasi guys, sa internet, size really matter, okay? May pakialam sila dun sa size ng data mo. So, para mas madali, para mas mabilis yung transaction, yung single unit of data mo, i-breakdown niya yun into smaller unit para mas mabilis niyang mahahatid sa internet. Ngayon guys, pag na-breakdown yun ni TCP, lalagyan niya yun ng segments. Lalagyan niya yun ng sequence, guys, okay? Lalagyan niya ng sequence yun. Kumbaga, lalagyan niya ng pagkakasunod-sunod. Kasi kailangan yun mabuo ulit pagdating dun sa recipient, okay? Dun sa end. Pagdating nun dun sa dapat mong pagsendan, kailangan na yun kumpletuhin ulit. Itong pag-breakdown ni TCP, guys, ng ating single unit data, ito yung second layer yung tinatawag nating transport layer, okay? After that, guys, pagkatapos dun sa transport layer, dadalhin nga ngayon yun dun sa internet, yung ating third layer. So, yung data na sinend mo, kunyang nag-open ka ng browser, okay, port 80, gusto ko mag-open ng website, hati-hatiin yun ni TCP. Ito yung rules. Kailangan ma-breakdown yan. Bakit? Para mabilis. And then, ipapadala sa third layer, which is the internet. So, sa internet, guys, dito na nangyayari yung sobrang daming routing segments. Hindi na natin masyadong gagawing technical, pero sabihin na lang natin na dito, lalagyan na ni internet ng IP address. So, dito na magkakaroon ng origin and destination IP address kung saan dapat ipadala yung certain data. After ng maraming proseso, pupunta na ngayon siya dun sa pang-apat na layer, yung last layer natin, yung network access. So, eto na ngayon, guys, pupunta na siya sa isang network. Pagpunta niya sa network, guys, meron ulit TCP dun. Ang trabaho naman nun, guys, is hindi niya na i-breakdown, okay? Kasi breakdown na yun, eh. Bubuuhin niya na. And mabubuo niya yun ng tama kasi nilagyan na yun ng sequence nung unang TCP. At dahil meron na tong origin at destination IP address, guys, magiging specific na ngayon siya kung kanino siya dapat ipadala. And that is the reason kung bakit nagiging specific na yung mga data natin ngayon. Hindi na kagaya nung signal ng mga TV at ng mga radio na kung sino yung merong signal, mapapanood niya yung palabas. Dahil meron na tayong mga IP addresses, nagiging specific na yung data. Ibig sabihin, kahit na iisang signal tayo, iisang wifi pa tayo, guys, hindi pwede na yung chat sa akin mapunta sa'yo or yung chat ko sa kanya is mapunta sa'yo. Kasi gumagamit na tayo ng mga IP addresses sa internet. And that's how the internet works. So, I need to clarify this, guys, kasi meron tong kinalaman sa web development. Tandaan niyo, guys, na yung web development is meron siyang website kung saan may mga IP addresses doon, guys, para maging specific tayo sa pag-access ng mga web pages na gusto nating open. So, napakagandang bagay na matutunan natin to. Ngayon na alam na natin kung ano yung internet at alam na rin natin kung paano siya gumagana. Siguro dapat na nating itanong sa sarili natin, ano ba yung web, website, at saka World Wide Web? Ito yung common mistake na naririnig ko sa iba, guys. Para kasi sa iba, guys, parang iisa lang sila, eh. Have you ever asked yourself kung iisa lang ba talaga tong mga to? Pero guys, sali kayo sa group naming mga self-study learners. Link sa description sa baba. And kung gusto mo nung copy ng mga materials na ginagamit ko dito and yung summary ng lesson ko dito sa video na to, guys, nandun din yung link sa description sa baba. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na. And again, guys, yung ating pag-uusapan in next video is ano ba yung web, ano yung website, and yung World Wide Web, what are the differences, and what are the common grounds. Thank you so much for watching. See you on the next video.